Golden Alice, okay. Circa 2020. Totoo nga, ang tagal na nito. Ah, no. Season 7, yeah, season 8. Natin huling nakita. 7 tsaka 8. Yeah, yun yung peak. Alice Harith Lunox yun, top 3. Yan yung ano, yan yung ano, circle ni Benny, ni Kelra, tsaka ni Oheb. Hanggang ngayon, sila pa din. Nandito pa rin sila, but then the Turisla will be locked in. Well, very standard pick for the side of a TNC pro team. But then, with this entire lineup, I just worry because wala akong nakikitang someone specifically from TNC Pro Team na kaya mag-burst down sa glue. Kasi binan yung Faramis as well as the Vexana. Yeah, yun nga eh. Napakataas ng ano nila, actually, ng zoning, ng sustain. They can actually, yung sinasabi mo kanina, utilize King Kong as the hyper carry. Kasi ang trabaho din ni Keldra dito is to help zone out, yeah, certain team fights and set up potential engages for Superfins and King Kong. So, we will see kasi yung game number one si Keldra naging hyper carry. This time, it's gonna be King Kong. Yep. This is game number two between the Super Family and the Phoenix Army. Who will be able to win this game? Yan ang ating aabangan. Kaya naman, casters, take us to the Land of Dawn. Dadalhin ba tayo ng TNC Pro Team into a game number 3 o magpapatuloy ba ang streak ng Fnatic Onyx Philippines? Malalaman na natin yan ngayon sa game 2 of our series number 2 of the night. Muli kami ang inyong casters. Humihabala at kasama dito si Burrito. Men, grabe na nangyaring game 1. Okay, tsaka abangan natin kasi grabe din ang mga action na makikita natin. Kasi if Kelra's favorite hero para mga season 7, season 8, pre. Parang naalala ko dito yung matchup pa nila ni Oheb eh. Collect ka ng orbs. Ang laking dagok nun sa pag-power spike mo towards the late game. And this time around for Fnatic Onyx, early game pa lang kaya na nilang lumaban. Ayan na yung mga normal hits. Nako, nahatid pa ni Brusco na solo ni Kaizen and First Blood para sa kumpanya ng Fnatic Onyx Philippines. Pero si Brusco ata magiging next sa target nila, pinaghampas at pinagsisipa dito ng Escalera at 1-4-1 na naging palitan. Kailangan problema, jungle yung namatay sa kabila. Mas worth it para sa Fnatic Onyx yon dahil roamer lamang nila ang bumagsak before that turtle take. Pero mukhang hindi naman masyadong nabawasan in terms of clear speed ang isang Julian dahil nandyan pa rin sila. Nauna pa rin ang TNC Pro Team sa pinakaunang pagong at si Brusco ay magbibigay ngayon ng vision. Kumaharap lang siya dito. Wala pa naman siyang ultimate. Ngayon si King Kong ay lalapit din. Nagamit yung implosion and retribution naman si Secure dito ni KZ. Ngayon takbuhan pa rin sila sa anib. So mabunot na itong si Kirk. At this time si Super Prince nakakuha na rin isa. Si Escalera sa side-stepping moves pa habang i-shadow kill. Nakasi pa rin. Nakabawi si Escalera doon pero tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran dahil mamamatay din siya. Sarante si Kirk si Cousin isa rin talaga sa mga actually para sa akin ha, nag-stand out nung pagdating sa gold lane. Eh si Cousin, ang pag tinitignan natin siya during this season, parang dalawa yung hero na pumapasok lagi sa isip ko eh. It's either the carry or this Claude. Pero ayan na nga, pumasok agad. Implosion play ha, mula dito sa malalik Honig Philippines. King Kong nakuha na naman ang panibagong kill. Cousin? At nakamawi din naman dito ang TNC Pro Team habang si Escalera mamamatay mula dito kay Kelra. Habang doon sa may bandang ibaba pala, talon-talon lang with the glue lets itong si Kirk. And hindi siya matitakedown dito ng TNC. Oh, King Kong doon sa taas. Cousin kumabit ang shadow pero mukhang hindi na niya gagamitin pa. Na. At nag-BMI para makalayo kay Kelra. Farman lamang ang nagaganap dito. Sakit ng normal hits na ni Cousin. Imagine mo, early pa lang ng laban na ito ay nararamdaman na kagad at bumabakat yung mga normal hits. And remember, wala na ring mana to. Wala na ring mana ang Claude, kaya pwede nila samantalahin ang pagsipa. Meron pa recall mula dito sa TNC Pro Team. Abasigot pa rin makakuha ng turtle na yun. Kung Bruce ay tumumpa, save on Escalera. Ako po, makakapanalo pa ata din sa team fight ng Fnatic Onyx Philippines. Pero din mga normal hits. Habang penalty zone sa dalawang members ng Fnatic Onyx Philippines. Di na maana ng lindik habang outward na dito si Kelra, si Super Prince pinagtulong-tulungan na ng TNC at ang Phoenix Army nakakuha ng kalamangan. Nawala man ang pagong sa kamay nila, TNC naman ang nakakuha ng karamihan ng kills at ang napakagandang nangyari sa Phoenix Army doon ay napunta ang majority ng gold kay Cousin na 2-0-2 ngayon as a Claude. Claude, pero dito naman sa may ibabang bahagi, nag-switch na pala, no? Inilagay na nila sa baba itong si Kelra. Pero nakabasag na rin ang Tori dun sa may bandang itaas habang si Casey na namatay muli mula sa tatlong members ng Fnatic Onyx Philippines. Pero may konsensin na gagawin, nahabulin ata si Hez. May flicker pa, wala flicker din si Brusco.
Habang si Escalera ay nakasilip din. Dinadaan na sa magic damage. Escalera mukhang makakalayo naman gamit ang Jeet Kune Do. Pero gusto nila ang tore na to. Madedepensahan nga ba ng TNC Pro Team mula dito kay Kelra? Okay, sasapat ba yung kanilang clear wave? Yes sir, pero andun yung implosion. Ibinigay na lahat mula dito sa Panatic Onyx Philippines. Habang si King Kong ay nandun din sa may bitawn ng mga recalls. By the way, available pa yan. Oo, available pa yan. Pwedeng-pwede yung kunin ng Onyx recall at marami pang iba. Pero grabe yung swerve dun, men. Akala natin Tore yung gusto. Tao pala. Yun nga eh. Imagine mo, ito pa ang masamang nangyari dito na gamit din yung Purify ni Kozen. Ang sabihin natin ng kalamalasan na nakukuha ng TNC sa mga teamfights na sinisimulan nila. Turtle, kalahati HP, Escalera, Brusco na huli ng isa at sinipa na rin. Ayun na nga, ikukumit ata nila dito habang si Kozen nirabawi na. Brusco is down. Magkakaroon ba ng roundup mula sa TNC Pro Team? Wala na rin namang sipa itong si Escalera pero pwede silang bumasag na Tore dito sa may bandang gitnang bahagi. Pero andun yung pag-show. Andito na rin nagpapasok si Kirk habang river manipulation mula din ni Super Prince. Pero hindi pa sa magiging damage. May recalls ba mula kay Lanzi? Grabe naman yun. Escalera, naghahanap ng magiging Kune Do pero mag-shoon po lamang palayo. And this is TNC reclaiming yung 1K gold lead, Kelra. Pero hindi pa natin nakikita yung yung final power spike yan. Kasi mamaya pa talaga eh. 7 minutes pa lang. So imagine natin, itong alis na to mamaya, may chance ang immortal to. Ayun ang ano, kung dalawa kagad ang nahuli ni Heads dito habang pasok na ang Phoenix Army. Pero napasok sila doon sa river manipulation habang Blake Sinuwi bakit dito ay Kozen. Mag-iimat ang umaya. Pagbagsak na yan sa Dorin sa may bandang ibaba habang si Kelra ay narito rin. Pumipringhit lamang. Pero kasi hindi kumakabit eh. Yung mga baba jutsu niya eh. Habang ang TNC Pro Team ay dito si King Kong. Si King Kong, Escalera, wala na buhay. Kailangan na mag-recall dito. At this time ay aatras na muna ang Phoenix Army. Dapis sa loob ng Lord Pit. At kung titignan natin ha, yung composition ng Fnatic Onyx, this is made to fight around those objectives. Meanwhile, for TNC Pro Team, namang sila kung paisa-isa, kung mga pick-offs ang usapan. Oo nga. Tsaka ang isa sa mga kailangan natin batayan dito, ano ba ang kukunin ultimate ni Lanzi? Pero kung sino nagagawin dito, Escalera, sino kanya sispahin? Si Kirk agad! Na habang yun lord nakuha na kagad dito ni Kozen at nasa muna with a split pero si Enzo pa rin makaka-iskapo pa ang Fnatic Onyx Philippines at naibigay na nga sa TNC ang unang lord ng laban na ito. First lord of the game, simple lamang nakuha ng TNC Pro Team. Sinipa na siguro na Escalera yung magseset para sa kupunan ng Fnatic Onyx para hindi na mag-contest pa. King Kong, medyo delikado ang kanyang lugar sa ngayon pero Quad Shadow ay hindi pa naman gagamitin. Okay, umatras lang muna siya din, hinahabol siya ng Escalera pero Shadow Kill ginamit na. Ang tanong, maabot ang ba? Hindi nila lang mula sa pupunta din si Kiko. Pero may ipit na siya. May ipit na siya. Na-corner! Na rin. Na-corner! Nakakita ka naman ng Kiko na na-corner. Ito na yun. And Fnatic Onyx Philippines. Eh, kailangan na rin kumatras. Triniple team parang Michael Jordan, men. Namangan ang TNC Pro Team sa buong serye na ito. Yan, kung mahalala natin at babalikan ang istorya ng TNC Pro Team. Ang lakas nila sa early game palagi. Pero ang nagiging question dito ay papaano nila hahawakan yung early game na nakukuha nila. Ngayon na tumugtong na tayo sa mid part at nababasag na rin pauti-uti lahat ng mga tore. King Kong? Pero si King Kong nakipag-normalan na dito. Sinasayko-sayko lang itong si Kozen. Pero matagumpay naman na mabuburst yung Fnatic Onyx, yung level 1 Lord. Remember, kapag gumamit ka ng Wind of Nature, tumatagos yung mga magic damage. Eh, magical yung, ano, yung katapat niya, eh, di ba? Si Kera, ano pa si Super Wow! Queen. Pero dito na yung Ziba, and yung burst mula dito sa TNC Pro Team. Pero may sabay ang River Manipulation at Blazing Duels. Nako po, may square, may bilog. Ngayon, sino mabibilugan? And yun yung Shadow Kill! No! Na solo dito at this time, mamamati si Kirk, si Imbin Kozen. At trust muna sila, Kozen ay buhay pa rin naman. Makakahinga pa magkabilang kupunan. Kozen para kay Kirk. Napakagandang trade para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. Naghahanap na sila ng options nila, no? If ever man. Kasi nakaklod din sila eh. Kung late game insurance, eh napakataas talaga para sa kanila. Oh, wait lang. Escalera, minamatahan si King Kong. Pero yung Lord, half HP, pinaburst na nila. Naku, ilalaban nata nila to. Hindi makakalapit si King Kong at matagumpa yung Luminous sa Lord. Pero nakasampa habang Winter Crown, gamit na dito yung Heads. Ibibigay na nila si Heads sa laban na ito. At si Brusco ay nagahanap pa rin ng kanya mapupuntahan at masisetapan.
Pero isa lang ang naging casualty kasama at nakuha ng TNC ang Lord. 2 for Lord. Nagbayad si Heads at Escalera para sa Lord na yon. Ang tanong sa TNC ay magagamit kaya nila yung Luminous Lord na to o ikiklear lang ba ng Fnatic Onyx Philippines? Dahil medyo matagal pa, no? Sa tingin ko ay malilate na nga si Heads para risky play na talaga. Yung tipo na kahit pumasok sa lima ay okay lang. Pero ito na nga, yung late game, papasok na tayo doon. Nagamit na rin yung Real World Manipulation at mukhang si Escalera ay nakahanap ng isa. Nakasipa na si Kirk habang yung Blazing Duets mula dito kaya Kozen. Sige, kung nakakuha ng isa habang sila si mamamatay din. Same with Heads, nakupo, delikado ata sila. Tatlo ka ganun tumumba habang si Escalera ay may ipid na. Triple kill para kay King Kong at si Kozen na lang ang natitirang mag-isa. 20 segundos para sa apat na miyembro ng TNC Pro Team at may Siege Minion pa. Oh no. Kozen, Quachalo na gamit na rin pero lumabas na nga yung minions. Nako, kailangan madepensahan. Kailangan bumili ng oras. 10 segundo para kay Heads at Kozen. Endable na ba for the sweep? May Siege Minion na, may Siege Minion pero sasalubungin na kakad ni King Kong. Ang sakit ng damage play si Zubay. Kasabay pa nga ng Winter Crown ngayon. Naubos na yung minions doon. Buhay na sila! Buhay na sila! Buhay na mga members ng TNC. Kakayanin ba nilang depensahan? Atrasan muna ang Fnatic Onyx. Just in time, umabot yung Blazing Duet na naka-Winter's Crown para wow, bilhan ng ilang segundo ang TNC Pro Team. Ay na rin, ikatlong Lord na pwede, actually ikaapat, ay tama, ikatlong Lord na pwedeng pag-agawan. Yung dalawang Lord ay nakuha ng TNC. Saman isisimula na ng Fnatic Onyx. Super Freeze, bumili na rin ng Winter Crown, ha? And this is really good. May Flicker na nga, may Winter's Crown pa. 3-1-13 in this game. This is a great game para kay Super Friends. At nandyan na nga yung mga crucial item pickup natin. Immortality as well para kay Escalera. Pwede na siyang pumasok doon sa may bandang likod ng mas may konting safety dahil nga sa immortality na may hawak siya ngayon. Conceal play na gamit na rin. Hinahanap nila yung isa, si Brusco. Tumulak! Sino kanya masisipa? Si Brusco na kanila bibigyan dito pero magkukomit pa sila. Iiwan na nila rin si Escalera. Ngayon, napump na rin yung Kennedy. Pero si Kenra ay pumasok. Winter Crown ay napindot na rin nila nang magkabilang kumunan na ito. Ngayon mamamatay ito si Lancy. Habulan na naman si Kaysen. Sino kanya matataya? Si Kozen. Courtesy of Kenra at maubos ata dito ang TNC. Meron pang Siege Minion pero hindi na salubong, hindi na kuha yung atake nung Tori na yon at nung Crystal. 20 segundos, pinakita na yung recall, available daw sa shop, baka anumang gusto nyo nang bilhin. Hinihintay na lang ang minions for the clean sweep pero 10 seconds, hindi na ito aabot pa. Hindi na nga aabot pa, sinalubong na rin at ang Super Family magpapatuloy ang win streak. 10-0! Yan ang numero ng win streak ng Super Family ng Fnatic Onyx Philippines. Tagumpay muli para sa mga Sonics.